Oh, busilak dahil. Oh, nanonood ako niyan. Oh, talaga, namin. Promise nanonood. Sir Benzo palagang isko. So initially, before the election or bago maghalalan, ang unang-una po naman natin talagang kailangan gawin is suriin ang plataforma at kwalifikasyon ng mga kandidato. Huwag po tayong tumingin dahil okay lang. Huwag po tayong tumingin dahil magaling magsayaw. Huwag po tayong tumingin sa mga kulay. Tumingin po tayo sa mga plataforma, mga nagawa, at mga resibo. Hindi lang puro pangako. Pangalawa, kumuha ng listahan. So bago kayo pumunta sa voting precinct, at least before the election day, makapag-lista tayo ng inyong mga national candidate and mga local candidates nyo para mas mabilis na yung pag-voto nyo sa mga presinto. Then, alamin niyo yung lokasyon ng inyong mga voting precinct para hindi na kayo magkataliw-ligaw at mas nga, mas mapabilis ko po ang inyong pagboto. And make sure sa mga kapwa po nating volunteer organizations, mga any presidential bossman yan, ang pinaka dapat itong i-highlight natin is yung no to go wild. Okay, so bawal po bumili ng boto. Kasi una-una, kung dimandaan man yan, 1,000 man yan, kahit 5,000 pa yan, 6 na taon mo pag-urusahan yan. Diba? Ipagpapalit mo ang prinsipyo mo sa maliit na halaga. Pero, ang pinagpalit mo doon, kinabukasan ng iyong mga anak. Okay, so make sure na naiwasan po talaga natin ang buong bayan. Okay. So during the election, unang-unang syempre, kailangan dalitin sa iboboto nyo. Kompleto na sana para dalitiretso na. Secondly, magdala ng ID and yung registration stock. Then pumunta sa mga voters help desk para assist kayo agad. Then, huwag bumoto ng sobra sa bawat posisyon. Dahil na po sa party list, isa lang po ang iboboto sa party list, ha? Kasi sa sobrang dami mo ng party list, minsan na-excite yung iba, isa na nakadalawa. So, ang nakakadyon, invalid na po agad yung inyong boto. At bawal na bawal din po kuhanan ng picture, ang inyong balota. So, tayo po, usually meron ng mga workers naman sa mga kanapresinto. Pero, tayo as an individual, we wash our own boat and as much as possible, do not wear any party color yan, dun sa voting precinct. Mas maganda neutral colors lang, pwedeng gray, black, or basta any color aside from your candidate. Kasi ano po eh, isan parang nagkakaroon ng bilangan or vote buying something during the election kasi malalaman nila, matatagpuan nila, eh ito, ano to, iskuto, ito, lenito, ito, pinito. So as much as possible, wala nakakalam para worst case, huwag naman sana mangyari, syempre may mga hindi natin inaasahan na baka medyo merong mga masasamang loob na may ayaw sa ganitong kandidato at pag makita nila na kayo yung sumusuporta ang kandidato nyo, magkaroon ka lang ng mga. Pero may awa naman ng Diyos. We hope na magkaroon ng magandang halalan, maliwasay na halalan, at honest na halalan sa panahon ngayon, sa May 9, 2020. So yun lang po, maraming salamat po at i-ende po natin yung araw. Maraming salamat, Attorney Fred.
voters education, alamin ang karapatan ng pagboto, alamin ang plataforma ng bawat kandidato, alamin ang kandidato ng mga tutulong sa sarili, pamilya, komunidad at sa bayan. Nandito, nagpapadlak sa aming imitasyon. So si TMP, maraming salamat. Ano po sila? Si Steve Lenny, maraming salamat. Team Kayori at si Team Isko. Wow! Para po sa kalaman ng lahat, lahat po ng kandidato, both local and national, ay inimitahan namin. So maraming salamat po talaga sa nagbigay ng oras at nagpahula ng imbitasyon na to. Kita-kits mo ulit mamaya ng alas dos para sa ating mga local candidates naman. Pakinggan po natin ang kanilang platforma. Mag-ibukas po ang inyong mga isipan. Para po sa ating kanilabukasan at kanilabukasan ng buong Manuyong Dos at buong Gastinas. Kita-kits! Kung nagpupo po kayo, order ni VP Lenny Robredo, ayan nga po, pumunta nga po dito sa ating booth na halagang isko. Entrance po ng ating KKK event ay doon po sa kanan sa Chapel Rose. Ito yung maganda rin mga kabungisgis, no? Na kahit na nasa ibang partido sila, ma'am, open yung mind nila about sa iba't ibang partido. And nandito nga po si Sir Benz, parehasis nga po sila ma'am at papanoorin po sila ng slide na nasa computer ni Sir Benz, nasa laptop, regarding sa mga ginawa po ni Mayor Scomore ng pagbabago sa Maynila na posibleng posible na gawin sa Pilipinas. Nasa kamay nyo yan sa darating na eleksyon sa 2022 ngayong May. Ha, nag-isip pa eh. Ayan sila ma'am na nag-assist nga rin po dito kay VP Lenny na ngayon ay makikinig nga rin po sa mga ginawa ni Mayor Scomore. Ito yung maganda para madagdagan din nga po yung kaalaman ng mga both parties. Hindi yung puro away na nga lang rin po. Dapat malaman natin lahat mga kabungis. Wala tayong tapahodo. Dapat malaman natin lahat yung mga kandidato kung ano nga po yung nagawa nila sa government, sa kanilang pamumuno sa ilang taon. Kung gusto nyo ng pagbabago, mag-aral po kayo sa mga nagawa ng mga tumatakbo. And ayan po si Mayor Scomoreno na ayan nga po, nakitang-kita ng ating mga manonood din po sa tagal na 3 years sa pagkaupo ni Mayor Scomoreno na nabago nga po talaga ang Maynila. Hindi biyo na kaya pala ng isang namumuno na baguhin, especially sa Maynila, ang lugar. Pag kinatis niyo na po na kausap at nakilala ang iba-ibang mga kandidato, ay huwag niyo pong iwanan ang inyong bingo card. Yan po ay para sa inyo. Ayan, condominium na ibinahagi nga po sa mga presidente. Bigyan po natin ang pagkakataon na saksi tayo dyan. Ating mga lokal na kandidato. Ano po ang Team Louie Casimiro doon po sa side na yun. Ayan, bigyan. Hanggang po sila para sagutin ang inyong mga tanong at para makilala niyo po din sila. So, sana po ay punta tayo pag natin tayo mas nakilala ng ating mga lokal na kandidato. Yan pa. Ayan, kasi apat nga po ang pupuntahan nila, sir, na kandidato na nandito nga po. Punta po kayo kay Yorme, sir, pagtapos. Meron tayong damit na ipinapamigay, toothpaste, baller, t-shirt, comics ni Yorme. Ayan, mga kabusis. Hindi ko naman kayo magbukay atin.
doon din yung platforma niya. Yung platforma at yung crew ay banal. Kasi parang madaling mga ako. You can sit down all night thinking na kahit anong magagandang salita na pwede mo sabihin sa mga alam. Pero iba pa rin yung crew ay banal. Ay nagawa natin. Yung programa na school na, sa kusin, 10 years po yan. Pinupress niya po yun ng 3 years time, magpagawa ko ito. Naparalan, mga pinuhat, mga naiba. Pagpagawa ko yun po yun sa pangalan, magpagawa yung pangalan niya sa ating mga that's the only way. Alam ko yung ano, yung Manila COVID-19 field. That's the first, that's the only in the Philippines. Promise in 60 days, but deliver in 50 days. Ganun po mabilis po nito sa halaga mas. That's the thing that we can offer. The decisiveness po ang mag-reapagad sa bawat problema, sa bawat situation. Yun po yung kailangan natin. Kailangan mas mabilis po tayong gumawa ng control kesa yung pagdating ng problema. Hindi tayo yung puro problema na natabuhin na tayo ay absorbed ang bagay. Kasi ang tao, ang mga mayayari, yan po ang kawawa. Tayo po ang kawawa. Kailangan, solusyon. Solusyon po talaga. Ano po talaga ang tao? Meron na po ba kayong alam na kandidato na nagawa ang katulad ng ito ng network scope even 2 years time ng pandemic pa? Siguro sa iba na naramdaman nila. How about the others na tulad namin? Hindi naman namin nakuha yung mga ganoon. Iboto mo para maramdaman ang buong Pilipinas na yung maramdaman ang buong lang po yun. Kasi ako po, 39 years na po sa Manila. Lagi na po, councilman pa lang po. Nagka maging vice mayor. Diba po yung pagkameo, far third siya na service. Talagang, kung ang first is 50, second is 30, siya mga 2% na. Maraming salamat din kila ma'am na open din yung mind nila na pag-aralan din yung mga tumatakbo ma'am, di ba? Kailangan alamin, hindi lang yung bumoto ka lang, kailangan alamin na platform. Yes, tsaka dapat walang tapahodo, alamin talaga yung mga politiko, no ma'am? Tama mo. Ayan, meron tayong mga merch na ibibigay kila ma'am. Ayan po, kompleto na po yan. Picturean po natin sila ma'am. Ito t-shirt mo. Ito po ma'am. May toothpaste din yan ma'am. Ito ma'am, baka gusto niyo magpa-picture kay Yorme. Present na present. Okay lang. Mas matangkat pa si Yorme. Ayan, sabi ni ma'am, iiyakap na ni ma'am. Ayan, salamat si picture. Salamat po. Ayan si ma'am pa-picture. Ano bash mga kabungis news please. Ano lang tama naman po na kahit na saan ka po ano nakapartido. Alamin niyo po kung sino ang nararapat ngayong halalan. 6 years na hawakan ng ano presidente yan kung sino mapupo. Kinabukasan natin yan kaya dapat pag-aralan naman po talaga natin yan. And next, parang ano mga kabungis, ang dami talagang gustong makinig sa mga ginawa ni Yorme. Imaginin mo mga kabungis yung sa tayo, apat-apat, tatlo-tatlo ang mga pumupunta sa ating booth. Wala lang, napansin ko lang, sorry. Pero napansin ko lang, kasi pakita ko lang sa inyo itong mga lugar din po ito. Handang-handa ang ano, alagang isko sa ating booth. Dahil nga po, ayan, dami rin mga headset para hindi puro paliwanag na nga lang rin po. Ayan, may headset na para ipaalam din po sa taong bayan.
Ayan, binigyan na ni ano, Batang Maynila si Ma'am ng mask. Scalable ang mga products dito. A template, a benchmark. Lilipat mo lang yun doon. Meron ng plano, ilalag scale doon. Hindi mo na kailangan mag-isip kung ano yung mga damang mo, ano yung lalagyan mo dito. Andun na eh. Pwede mo bang may plano na siya para sa... Yes, so actually, personally, sa City Hall, dati naka-frame ng lahat ng mga plano na yan. Pagpupang mag-isip ko yung mga plano mo doon. Pero, after 2 years time, lahat ng mga nandun, nakatay. Ano ba yung mga unang kung pinakasin ang sabi? Ang naging plan sa mga kondominium. Mga kondominium ko. Kasi ang unang niyang kailangan gawin is iangat yung estado ng mga taga-turbo. Na mabibigyan sila ng panibagong buhay, panibagong pag-asa talaga. Kasi, eh, di ba, alam niyo naman na siya mismo galing talaga sa mahirap, wala silang bahay mo. Yun talaga yung pangako niya. Vice Mayor pa siya noon. Pinangako niya rin, meron po yung interview kay Lord Rivera sa na itong plano ko nito, sinabi niya na yan, itong plano ko for the next 10 years. Yun nga lang, then came pandemic. So syempre, kailangan niyang balansahin buhay at kabuhayan. So, hindi niya tinigil yung mga proyekto, at the same time, nilagaan niya pa rin yung mga Manilenyo laban sa COVID. Kaya kung mapapansin nyo, ang vaccination percentage ng Manila is more than 100%. I think that's 180% na. Ibig sabihin, more than the target ng mga Manila. Even yung other cities outside Manila, na-cater na po nila. Until now, as we speak, sa 24-7, mga kapatid, Hi, hello sir! Hello ma'am! Salamat po na nagpunta ka po kayo dito. Hindi nakakabot sa amin eh. Opo, sir. Pero ano po muna tayo, nod din po tayo ma'am muna kay Mayor Scomo. And nanonood po kayo, alam niyo naman kay Yorme tayo. Ano po masasabi niyo kay Mayor Scomo Moreno? Ay, talagang hanggat dulo kasama kami. Ay, salamat po. Hanggang May 9 tayo magkakasama ma'am. Walang susuko. Opo, walang susuko. Tuloy. Walang iwanan. Ayan, maraming salamat po. Saan ang pangalan niyo, sir? Boise Bautista. Sa kayo po, ma'am. Ang ganda ni ma'am. Bautista. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Hello, sir. Hello. Ayan. Umorder kami sa Lazada. Opo. Suka kami ng dalawang ganyan. Kaya lang, sabi namin, mataas kasi yung meron kami maraming bakante. Opo. Nalagay. Gusto yung maglagay talaga sa iba. Paano yung nalaman, ma'am, na nandito po tayo? Nandito po kaya kami. Kaya kami nagpumilit. Actually, meron. Napanood nyo lang rin. Napanood kita. Ah, napanood kanina pala. Napanood. Maaga siya. Doon siya sa mga nagano ka ng table. Ay, salamat sa panonood ka, ma. Apa, ito, nagtitiklip ako nito. Subo silak, madalas kong pinabantayan dahil doon sa clearing. Opo. Madalas kong makikita si Banat. Opo. Saka si Oli. Opo, pero lagi nyo na makikita si Busilak's Diary, sir. Salamat. Naka scooter ka. Hindi yeah. Ako sa'yo. Ay, yes, sir. Salamat, sir. Mamingin ko lang po yung message nyo po kay Yorme. Na talaga naman dati pa po kayo nakasubaybay din po. Lahat ng vlogs about you, pinapanood ko, kasi naniniwala ko, ikaw talaga nakatakotak. Opo. Ikaw lang ang capable. Wow, salamat ma'am. Salamat po. Taong gumagawa kayo, ayoko na puro takotak. Ay, salamat po, salamat. Sa Maynila. So, sana siya nga, God willing siya talaga. Ay, nakita niyo naman talagang binago ni Mayor yung Maynila po. Opo. Maynila na nabago din ako. Opo. Ay, napasalan niyo na po ba yung mga ibang lugar sa Maynila din po? Oo. Talaga naman pagmamalaki mo talaga, ma'am. Kaibigan ko doon, nagpa-hospital sila. Parang hindi mo sa mga para sa inyo. Parang talaga state of the art sa hospital ang ginagawa niya. Opo. Parang private hospital, napakamahal. Pero hindi mo rin siya. Yeah. So, pang-bilip namin sa kanya, talaga, kahit sino ka-hospital, hindi na mawala.
Wala nang mag-aaral sa inyo na mag-iba. Yan. Opo. Hanggang May 9 tayo, ma'am. Walang BBTU. Wala. Saka po, ma'am, try yung ano, apasyalan yung Arroceros Forest Park. Napakaganda na. Saan? Arroceros Forest Park po. Ah, yung BBTU. Napakaganda. Punta niyo Manila Zoo din. Ay, opo. Wala, habang ano, wala pang bayad din po yung Manila Zoo. Eh, libre. Siya lang pa lang hinihintay ng Maynila. Pasyalan niyo pong lahat at may appreciate niyo lalo. Opo, yung actual na makita niyo talaga. Iba kesa dun sa nakikita niyo lang sa mga vlogs. Opo. Iba pa rin po talaga. Dali na nakaraan, walang nangyari sa kanya. Kaya yan talaga, uniniwala kami magagawa niyo sa Pilipinas. Ayan, maraming maraming salamat, ma'am. Salamat din po sa pagpunta. Salamat po.